Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pag-iipon? Iyan ang tatalakayin natin sa video na ito. Ano nga ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pag-iipon? Isang makabibliyang perspektiba sa pamamahala ng pananalapi. Maligayang pagdating sa ating channel. Ngayon, tatalakayin natin ang isang paksang mahalaga para sa ating lahat. Pag-iipon. Ano nga ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pag-iipon ng pera at tamang pamamahala ng yaman? Tuklasin natin ang ilang mahalagang prinsipyo at halimbawa mula sa Biblia upang malaman kung paano natin mapapamahalaan ang ating pananalapi ng may katalinuhan. Kumusta kayong lahat? At ngayon ay pag-uusapan natin ang makabibliyang pananaw tungkol sa pag-iipon. Ang Biblia ay puno ng karunungang kung paano natin dapat pangasiwaan ang ating pananalapi at kamangha-mangha kung paanong ang mga sinaunang tekstong ito ay patuloy na may kabuluhan hanggang ngayon. Unahin natin ang Kawikaan 21:20. Sinasabi dito, ang nag-iingat ng kapakanan ay may mahalagang kayamanan at langis. Ngunit ang mangmang na tao ay winaldas ang lahat ng mayroon siya. Ang kawikaang ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagpaplano at pag-iipon para sa hinaharap. Ipinapakita nito na ang mga matatalino ay nag-iipon ng kanilang mga yaman, samantalang ang mga mangmang ay inuubos ang lahat ng mayroon sila. Isipin ninyo na ang alkansyang ito ay kumakatawan sa inyong mga ipon kung paanong naglalagay tayo ng barya dito ng regular, dapat din tayong magtabi ng bahagi ng ating kita. Ang pag-iipon ay paghahanda para sa mga hindi inaasahang gastusin at pangangailangan sa hinaharap na naglalarawan ng prinsipyo ng pag-iingat. Susunod, tingnan natin ang Kawikaan 6:6-8 na nagsasabing, pumaroon ka sa langgam, ikaw na tamad, masdan mo ang kaniyang mga lakad, at ikaw ay magpakapantas na bagaman walang tagapamahala, tagapaghalinhan o pinuno, naghahanda ng kaniyang pagkain sa tag-init at nagtitipon ng kaniyang pagkain sa pag-aani, ang mga langgam ay masisipag na naghahanda para sa hinaharap. Tinuturuan tayo nito ng halaga ng kaisipagan at pag-iipon sa panahon ng kasaganaan upang matiyak ang seguridad sa panahong kagipitan. Tulad ng mga langgam, dapat tayong maging maagap sa pag-iipon at paghahanda para sa hinaharap. Hindi ito tungkol sa pag-iimbak ng yaman, kundi sa pagiging responsable at maagap sa pagpaplano. Ang Lucas 12:33-34 ay nag-aalok din ng mahalagang aral. Ipagbili nyo ang inyong mga tinatangkilik at kayo'y magbigay ng limos. Magsigawa kayo sa inyong sarili ng mga supot na hindi naluluma, ng isang kayamanan sa langit na hindi nauubos, na dooy walang magnanakaw na lumalapit ni ng tanga na sumisira, sapagkat kung saan naroroon ang inyong kayamanan ay doroon naman ang inyong puso. Ang talatang ito ay nagtuturo sa atin na habang mahalaga ang pag-iipon at pagiging matalino sa ating mga yaman, ang ating tunay na focus ay dapat nasa mga bagay na may pangwalang hanggan na halaga. Ibig sabihin, gamitin natin ang ating mga yaman upang pagpalain ang iba at mag-ambag sa gawain ng Diyos. Pinapaalala nito sa atin ang balanse ng pag-iipon at pagbibigay. Mahalaga ang pag-iipon, ngunit hindi dapat tayo maging sobrang tutok sa pag-aakumulado ng yaman na makakalimutan natin ang pagtulong sa mga nangangailangan. Ang tunay na pamamahala ng pananalapi ay naglalaman ng pagkakawanggawa at malasakit. Ang Timoteo
6:17-19 ay nagbibigay din ng mahalagang gabay. Ang mga mayayaman sa salibutang ito ay pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ni magsiasa sa ditiyak ng mga kayamanan, kundi sa Diyos na nagbibigay sa atin ng saganang lahat ng mga bagay upang ating ikagalak, upang magsigawa ng mabuti, upang magsiyaman sa mabubuting gawa, upang maging handa sa pamimigay, handang magbahagi na mangagtipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa hinaharap upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Sa kabuuan, hinihikayat tayo ng Biblia na mag-ipon at maging matalino sa paggamit ng ating mga yaman, tulad ng matalinong tao sa kawikaan at masisipag na langgam. At sabay nito, pinapaalala sa atin na maging mapagbigay at ituon ang ating pansin sa mga walang hanggang halaga. Hindi lamang sa mga material na bagay, sa pagsunod sa mga prinsipyong ito, makakamit natin ang balancing at makuhulugang pamamahala ng ating pananalapi. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayon. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, paki-like, share at subscribe para sa mas marami pang nilalaman tungkol sa pamumuhay at ginagabayan ng mga prinsipyo ng Biblia. Magpatuloy tayong matuto at mag-grow ng magkakasama hanggang sa muli. Ingat at pagpalain kayo ng Diyos.